pagkakakail ang katotohan na tuntunan magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunan ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang Katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum sa aking mga kapatid na Muslim, at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa pong ito sa ating palantunan, ang talakayin ang katotohanan. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay, sa pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin. At sa muli po, ito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po tayo magsimula, ay nais ko po munang bigyang daan po yung ating panawagan na kung saan ang ating tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito pong ating tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato, at bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Maging ang ating branch po ng ating tanggapan, ito po ay matatagpuan naman sa Notre Dame Avenue, dito po sa Cotabato yan, sa may harapan po ng Notre Dame University. At katulad po ng aking sinasabi, ito rin po ay bukas Monday to Friday, 9 to 5 p.m. So sa atin po mga kababayan, napatuloy ang pagsasaliksik sa relihiyong Islam, kayo po ay aming iniimbitahan na dumalo po sa iba't ibang tanggapan ng ating iba't ibang Islamikong tanggapan upang sa ganon, tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol sa Islam. Sa area naman po ng Davao City, meron din pong mga Islamic Center po dyan, katulad po ng Mercy Center. Ito po ay nasa panulukan din ng Jacinto at Quezon Boulevard sa may Timeless Treasure Building, Mercy Center. At meron din po silang TV doon, no? Binabati nga pala natin ang staff ng Mercy Center, katulad ni Ustad Isa Javier, Khalid Gorospe, at si Mujahid Nabara. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating palantunan, sa mga nais pong magtanong, ang cellphone number po na maaring padalhan ng katanungan ay 0915-50-63652. Uulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. At ito pong ating Islamikong palantunan sa radyo ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-search, i-type yung aking pangalan na Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ninyo ang iba't ibang paksa na ating pong tinalakay dito sa ating palatuntunan dito sa radyo. At huwag din pong kalimutan na i-like yung ating pong Facebook page na Bro Khalid Sanchez. Sa pagpapatuloy ng ating palantunan, kasama ko rin po, of course, sa hapong ito, ang isang Hafiz na siyang tagabasa po natin, si Sheikh Morris Kabugatan. Siya po ay isang Hafiz, isang tao na nakasaulo ng buong Quran from cover to cover, verse to verse, chapter to chapter, ano ba, kama to kama, period to period. Yan. Yan po ang kagandahan ng Quran, sapagkat marami po sa mga Muslim ang naka-memorize nito. Unlike po sa ibang reliyon, katulad ng reliyong Kristyanismo, na kung saan ay wala ni isang Kristiyano ang naka-memorize ng buong Biblia. Yan po ang kagandahan ng Quran. Kaya po,
na nanatili ito sa kaniyang original na kapahayagan, walang nabago, walang naidagdag sapagkat memorized na ito. Mawala man ang nakasulat sa papel, ito ay memorized pa rin ng mga tao. At yan nga, kasama natin sa hapong ito. Kasama ko rin po ang aking mga estudyante po, ang grupo ng Ulol, Albab. Iba yung hindi tinatapos yung, no? Ulol, Albab. The Men of Understanding. No? Kasama din natin ngayon. Matagal po silang nawala sapagkat bakasyon. So ngayon po ay balik eskwela. Abay, balik programa uli sila dito sa ating palatuntunan. So, alhamdulillah, dito yung ating mga ulol, Albab, no? The Men of Understanding, na siyang kasama rin po natin sa ating pagbabasa. Ready ka na, Sheikh? Ready na yung Sheikh natin. Ngunit bago po dyan ay hindi ko kalimutan na batiin, no, itong ating mga kapatid po natin sa iba't ibang dako po ng daigdig. Unahin ko po si Brother Omar Banaag, dito po yan sa Luzon. Si Sister Donna Bilgari ng Kuwait. Si Sister Jane Pandalangan ng Abu Dhabi. Si Engineer Tizan Gemaludin at Engineer Nurdin Bila ng Qatar. Si Brother Abdullah Gaya po ng Cotabato Hardware. Si Brother Ibrahim Mendez ng Kuwait. Si Brother Boni Lidasan alias Randy Padilla ng Jeddah. Si Sister Jeneline Lopez ng Qatar. At si Sister Mariam Anudam Poliomos Otadiok. Binabati niya ang kanyang mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa Mostausaf al-Zuhur. Katulad ni Sister Ibtisam, Sister Aziza, Sister Munifa, Sister Fatma, Sister Bidor, si Sister Tarfa, si Sister Manzura, si Sister Hilwa at si Sister Munira. Yan po ang ating mga sister doon. Sa inyong lahat, assalamu alaikum at welcome po sa ating palatuntunan ang talakayin ang katotohanan. Sa hapong ito ay bigyang daan natin, Sheikh, ang pag-aayuno sapagkat ilang araw na lang at magsisimula na ang pag-aayuno ng mga Muslim dito po sa buong mundo. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Sheikh. Hanggat may Muslim pa, inuutusan na mag-aayuno, na mag-fasting. So, ito po ang ating tatalakayin, ang pag-aayuno ayon sa Quran at maging sa Biblia. Tatalakayin din natin, Sheikh, ang pag-aayuno ng iba't ibang mga propeta sa iba't ibang panahon ayon sa Biblia. In comparison, no, Quran, Bible, sapagkat marami nakikinig sa atin ngayon, ay mga kababayang mga Kristiyano na hindi nag-aayuno, mga kababayang mga Kristiyano na kung saan ay kadalasan na mi-misinterpret ang pag-aayuno ng mga Muslim. So ito po yung ating bigyang pansin sa ating palatuntunan sa hapong ito. Bago po dyan ay nais ko pong basahin ang ating tagabasang Sheikh Morris ang sinasabi po ng maluwalhating Quran tungkol po sa batas ng pag-aayuno. Ito po ay nasa chapter 2. Ang aya po ay nasa 183 Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Iqra. O kayong nagsisisampalataya, ang pag-aayuno ay ginawad or itinalaga sa inyo na kagaya rin naman ng pagtatalaga sa mga nanguna sa inyo, upang kayo ay maging almutakun, magkaroon ng pagpipigil sa sarili, may kabanalan, kabutihan, katuwiran, kataimtiman at iba pa. Ayan. Ito palang pag-aayuno ay pinag-utos ng Allah doon sa mga mananampalataya at hindi sa mga
hindi mananampalataya. Sabi niya, ya ayuhal ladina amanu, o kayo na mga mananampalataya. So, hindi kasama ang hindi mananampalataya. At sabi pa niya, ito ay pinag-utos sa inyo katulad ng ito ay pinag-utos sa mga nangauna sa inyo. Sa makatwid, mayroon din palang nangauna sa atin na mga mananampalataya din. No? Mga mananampalataya. At sila ay pinag-utusan din na mag-ayuno. Mag-ayuno sila, mag-fasting. So, yan ang maging laman ng ating talakayan sa hapong ito, ang pag-ayuno ng iba't ibang mga propeta, iba't ibang mga tao na nangauna sa atin siya. No? Sapagkat sinabi ng Alashik na merong nangauna. Oh. Anong nangyari? Ayun. Nangauna sa atin na pinag-utusan na sila ay mag-aayuno. Halimbawa siya, sa panahon ni Musa alayhi salam, Moses. Si Moses ay nag-ayuno. Siyempre, si Moses nauna siya sa atin. At siya ay nag-ayuno, nag-fasting. Saan po natin mabasa yan? Paglilingkod sa atin ni Brother, sa chapter po na Exodus 34, ang talata po ay 28, ganito ang pagkakasabi, ikaw. At siya'y natiradong kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. Ayun. Si Moses daw ay hindi man lang kumain at hindi rin uminom. 40 days and 40 nights, siya po ay nag-aayuno. Mahalagang bagay po na malaman natin na hindi lang pala ang mga Muslim sa panahon natin ngayon ang pinag-utusan na mag-ayuno, dahil maging sa panahon ni Moses o Musa alayhi salam, siya rin pala ay nag-ayuno. Ano? O, pinag-utusan ng dakilang tagapaglikha na umakyat doon sa bundok ng Sinai, at doon siya ay nag-ayuno 40 days and 40 nights. Dagdagan pa natin, maging si Daud alayhi salam, si David, ha, para sa ating mga kababayang mga Kristiyano, lalong-lalo na sa mga pastor dyan na nangangaral ng kanilang Biblia, si David ay nag-aayuno, nagpa-fasting din po siya si David. Mahalaga po na ma-take note ito ng ating mga tagapakinig ng mga Kristiyano, upang sa ganun kayo po ay magkakaroon ng ideya na ang pagpapasting ng mga Muslim ay hindi lamang sa panahon natin, o hindi lamang ito sa mga Muslim, kundi maging ang mga naunang tao ay nag-ayuno din pala. Si David, no? Sa aklat ng mga awit 109, ang talata ay 24, ako magbabasa ganito ang pagkasabi. Ang aking mga tuhod ay mahina sa pag-aayuno, at ang aking laman ay nagkukulang ng katabaan. Oh, kita mo si David, sabi niya, humihina yung tuhod niya sa pag-aayuno, fasting. Diba, Sheikh, si Daud, nag-aayuno, alternate, diba? Ayuno ngayon, bukas, hindi. Eh, ayuno naman sa kabilang, alternate. Ano? Tanatayin kay Musa. Kay Musa, nasa Exodus 34:28, at kay David, awit 109 verse 24. Dagdagan pa natin. Yung kinain ng nahula, alam niyo po kung sino yung nilunok ng malaking isda? Sino sa inyo ang makahula? Sino yung nilunok? Si Jonas. No? Siya rin ay nag-ayuno. Oh, kita mo, nauna sa atin si Jonas, di ba? Nauna sa atin si Yunus, si Jonas. At sa kanyang kapanahunan, meron ding batas ng pag-ayuno. In fact, siya nga, bilang isang dakilang propeta ng Allah, si Yunus kasi ay isang Muslim, no? At siya ay nag-aayuno. Saan po natin mabasa? Sa Biblia po, mabasa natin na si Jonas, si Yunus ay nag-aayuno.
ayuno siya, fasting, tulad ng ginagawa nating mga Muslim. Mabasa natin yan sa isa pong sa kanyang aklat mismo. Alam mo, itong aklat na ipinangalan kay Jonah sa Biblia, Sheikh, napaka ano nito, napaka liit, konti masyado ang laman nito, kaya minsan mahirap hanapin. Jonah 3, ang talata ay 5, ganito ang pagkakasabi: at ang bayan ng Nineveh ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng pag-aayuno. Yun. At nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. Yung bayan ng Nineveh. Ito yung Nineveh ngayon, ito isa bayan ng Mosul. Mosul. Ang bayan ng Mosul ngayon ay nasa kamay na ng ISIS yan eh. Ito ay nasa Iraq. Yan ang bayan ni Yunus alayhis salam, yung Mosul, yung sa Iraq. Yunus alayhis salam. So siya pala ay nag-aayuno siya. Mantakin mo ba naman si Yunus nag-aayuno? Yung kanyang bayan pala, no, yung kanyang bayan nag-aayuno. Okay. Dadagdagan pa natin yan, hindi lamang si Yunus at ang kanyang bayan ang nag-aayuno, kundi maging itong si Nabi o si Propeta Isra. Yan. Si Isra, siya ay nag-aayuno. Uzair ata ito kung sa Arabic siya. Si Isra, nag-aayuno din siya. Saan natin mabasa? Sa Kapitulo 8, ng aklat ng Isra ang talata po ay 23, ganito ang pagsabi: sa gayon ay nangag-ayuno tayo at nagsidalangin sa ating Diyos dahil dito at dininig niya tayo. Isra 8 versikulo 23. Si Isra Ozer nag-aayuno rin, no? Nagfo-fasting. Ito yung mga taong nauna pa sa atin, Sheikh. Masha'Allah, nag-aayuno sila. Oh, dadagdagan pa natin, Sheikh, si Daniel. Daniel, sa Daniel 9, ang talata naman ay 3, ganito ang pagsabi: at aking itiningin ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang humanap sa pamagitan ng panalangin at mga samo ng pag-aayuno at pananamit ng magaspang at ng mga abo. Pag-aayuno si Daniel. May batas din ng pag-aayuno, no, sa kanyang kapanahonan. Wow! Talaga naman, no? Ang mga tao noong unang panahon ay nag-aayuno. At napakarami pa, kung isa-isahin natin, baka maubos yung ating oras. Sulat nyo na lang po sa mga tagapakinig dyan. Nehemias 1, ang talata ay 4. Joel 2, ang talata ay 12. Hukom 20, ang talata ay 26. Esther 4, ang talata ay 16. Yan, yan yung mga pag-ayuno sa Biblia na ginawa ng mga unang mga tao. Well, baka ilulusot yan ng ating mga pastor, mga mangaral ng Kristyanismo, sabihin nila, eh, yun ay nasa lumang tipan. Pwedeng sabihin nila ganun siya. Nasa lumang tipan yan, Old Testament. Kami po ay nasa bagong tipan at may bagong utos. Wala nang pag-aayuno ngayon. Ganun nga ba ang nangyari? Nasa bagong tipan ay walang pag-aayuno. Mali po. Alam niyo po, maging si Kristo alayhi salam, tandaan niyo po, si Kristo po ay nag-aayuno. Nagpa-fasting, maging si Kristo. Allahu Akbar. Kung si Kristo ay nag-aayuno, dapat mag-aayuno din po tayo. Ngayon, itatanong niyo sa akin, saan po mabasa sa Biblia na si Kristo ay nag-aayuno? Ito po. Take note niyo, mga kapatid, mga kababayan, mga Kristiyano. Pabasa natin. Ha? Sino gusto magbasa? Mateo 4, ang talata ay 2, ikro. At nang siya'y makapag-ayunong
40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Ayun, sa wakas siya ay nagutom din. 40 days and 40 nights. Si Moses, Musa, 40 days and 40 nights. Sa atin, 36. Yes, si Jesus Christ, abay, 40 days and 40 nights din. Matthew 4:2. Pagkatapos na siya ay nag-ayuno, sa wakas ay nagutom daw siya. Oh. Ay di talaga nag-fasting 40 days, 40 nights. Mahirap yun. Sa atin, 30 days and then merong 6 days na sunna. Lumalabas ng mga 36 days. Sa kanila pala, mas mahirap siya kay 40 days and 40 nights. Hindi makaya, no? Oh. Sa mga tweet, merong batas ng pag-ayuno sa panahon pa ng naunang mga tao. Kasi yun ang sinabi ng Quran, kama, kutiba, alalladhina min kablikum, laallakum tatakun. Okay? So yun ang sabi, katulad ng ito'y ipinag-utos sa mga nauna sa inyo. O yun ang nauna sila sa atin. Si Moses, nauna. Si Jonas, nauna. Si Daniel, nauna. Si Ezra, nauna. Si Kristo, nauna siya. O, maliban sa si Kristo ay nag-aayuno, meron pa siyang instruction kung paano ang pag-aayuno sa kanyang panahon. Meron pa silang instruction. Paano ang pag-aayuno? Ito ang instruction ni Kristo sa pag-aayuno. Sabi niya, ako magbabasa. Mateo 6, ang talata ay 16, 17 at 18. Pakitake note po sa inyong mga notebook dyan, ha? Dapat po sa ating mga tagapakinig, kapag kayo ay makinig sa aming palatuntunan ni Sheikh, abay dapat ready yung papel at notebook para maisulat yung mga talata na aming babanggitin. Sapagkat, pambihirang pagkakataon yan na matutunan ninyo ang mga ganitong bagay, no? Ma-double check sa inyong mga Biblia. Ito po, instruction ni Kristo kung paano ang pag-ayuno. Sabi niya, bukod dito, pagka kayo ay nangag-aayuno, yun, yun, no? Nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila ay ganti. 17. Datapot ikaw, sa pag-aayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha upang huwag kang makita ng mga tao na ikay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim, at ang ama mo na nakakikita sa lihim ay gagantihan ka. Ang punto po ni Kristo dito ay, sabi niya, kapag kayo ay mag-aayuno, sabi ni Kristo, huwag kayong tumulad sa mga hipokrito ng mga tao, yung mapagpaimbabaw. Kasi sabi niya, itong mga taong ito, kapag nag-aayuno ito, kunwari pinasasama nilang kanilang mukha. Para sabihin talaga sa tao na fasting talaga yan. Nag-ayuno talaga yan. Ang sama-sama ng mukha niya. Hindi ma-drawing. Kasi nga, gutom na gutom. Uhaw na uhaw. Ngunit sabi ni Kristo, wag! Kung mag-ayuno kayo, dapat ipakita niyo sa tao na masaya ang mukha ninyo. Hilamusan ninyo, sabi niya. Lalangisan ang buhok. Wow, wet look, ha? Sabi ni Kristo eh. Yung huwag niyo ipakita na kayo ay nag-aayuno, kundi ipakita niyo na masaya kayo kahit na kayo ay nag-aayuno, dahil kahit hindi man alam ng tao na ikay nag-aayuno, ngunit alam ng Diyos na nasa langit, sabi niya, at gagantihan ka sa iyong pag-aayuno. Masha'ala siya. Sa pag-aayuno pala, may gantimpala, sabi ni Kristo eh. Gagantihan ka. Oh, kita niyo mga kababayan, sa Biblia pala, si Kristo nag-aayuno. Eh anong hinihintay po natin? Di po ba narapat na kung ikay tagasunod ni Kristo, dapat ikay mag-aayuno rin. Opo, mag-aayuno rin. Alam mo kung bakit? Ito. Kung tunay po tayo na tagasunod ni Kristo, ito po ang sinasabi ni Kristo sa mga tagasunod niya. Basahin ko po sa Juan 14, ang talata po ay 12, ganito ang pagkasabi. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawa na aking ginagawa.
Yun, sabi ni Kristo. Kung ikaw raw ay sumasampalataya kay Kristo, sabi niya, gagawin rin naman niya ang mga gawa na aking ginagawa. Kaya ano bang ginagawa ni Kristo? Sabi ni Kristo, ako'y nag-aayuno. Ginagawa niya 40 days, 40 nights nag-aayuno si Kristo. Kaya kung tunay po na tayo ay sumasampalataya kay Kristo, dapat ay gagawin din natin ang mga bagay na kanyang ginagawa. Katulad ng pag-aayuno, pagpapasting. Alam niyo po, ang pagpapasting, isang gawaing napaka-rewarding, napakalaking gantimpala ito. In fact, si Kristo nagsabi, di ba, gagantimpalaan ng Diyos yung nag-aayuno. Napaka-rewarding ng pag-aayuno kung alam lamang ng isang tao. Mula sa kanyang physical, spiritual, emotional, lahat po, mayroong reward ang pag-aayuno. Di ba, Sheikh? Kapag ikay nag-aayuno, lalo kang napapalapit sa dakilang tagapaglikha sa Allah. O, nagiging muttaqun ka. Yun naman talaga ang purpose eh. La'allakum tattaqun. Upang kayo ay maging muttaqun. So, kapag nag-aayuno ka, Sheikh, lalo kang napapalapit sa Allah. Nalilinis mo ang iyong moral, yung moral aspect ng pamumuhay mo. Bero mo kung ikay taong mapagmura, edi kahit papano kapag nag-aayuno ka, nababawasan yung pagmumura. Yung taong may mga bisyo katulad ng paninigarilyo. Kahit yung mga tao nang sasabi ng paninigarilyo ay halal, hindi raw haram. May taong ganun siya, sinasabi niya halal. Pero sa buwan ng Ramadan, hindi rin nag-sigarilyo. Di ba, no? Hindi pa rin. Naiwasan hintayin din, no? Oo, hindi rin. Hintayin po na magbuka sa kasi magsigarilyo. Yung mga taong may mga sakit, alam mo, ang sakit kasi, nakukuha yan usually sa pagkain din. Sobra ang pagkain mo, yung pagkain natin, nagiging ano, Sheik, no? Nagiging toxic materials, na siyang sumisira sa ating katawan. Isipin mo yung ating digestive system that is 24 hours na nagtatrabaho 7 days a week 365 days a year nagtatrabaho siya, walang hinto, di masisira yun. So the only way para hindi masira yung ating digestive system is to relax, pahintuin sa pagtrabaho. At mapapahinto mo lang yan kapag ikay mag-aayuno. At kapag mag-aayuno ka, nare-relax ang katawan mo, lumalakas ang katawan mo. Lumalakas. Hindi nasisira. Tingnan niyo yung mga tao, kain ang kain siya. Bumubundat. Sabi ni Brother Lutfu. Tapos, yung iba dyan, pagkatapos kumain, natulog, hindi na nakagising. May ganun. Actually, may ganun.